Hey, so good morning, good afternoon, good evening, wherever you are. This is Alan Burgos from the hashtag wokwithLan channel. Welcome and welcome back to our channel. Alright, so this morning, umulan po, no? Lakas po ng ulan. I don't know kung naririnig niyo po yun, pero kailangan ko laksan ang aking boses. Anyhow, let us honor first our subscribers. No? They are now 3,716. Ha? Kachichachik ko lang po, no? 3,716. Malapit na po, no? Malapit na po talaga ang tagumpay, no? Maraming salamat po, no? Anyhow, share ko lang po sa inyo kung sino na po yung mga ating mga cabinet members ni President Bongbong Marcos, incoming President Bongbong Marcos, no? Hindi na po siya presumptive. Dahil official na po, na-proclaim na po siya ng Congress. Okay? Ayan po, no? Si Bongbong, President Bongbong Marcos and Vice President Sara Duterte. Okay, yan. Ano po, minsan nakakita pa rin po ako sa Facebook, no? Yung mga para mga graft corruption, mga nagpo-post pa kung gano'n, pink daw, proud daw sila maging one of the 15 million. Eh, wala naman po nagsasabi na hindi kayo part ng 15 million eh. Part po kayo, pero talo po kayo, no? Pero tama pa rin po yung boto nyo, pero talo po kayo. Yun po ang totoo doon. Kaya po, huwag na po tayong move on na lang po kayo. Tapos sinasabi pa nila, troll daw. Naku po. Kaya po kayo natalo dahil dyan, no? Mga, ewan ko po. Anyhow, sige, maraming salamat po, no? Pero, ano po natin? Ayan po, ha? Okay. Umpisahan po natin dito. Ayan, okay. Ito po yung incoming cabinet members of the, incoming, no, President Bongbong Marcos. Okay? As of May 26, 2 days ago, I don't know kung may dagdag na dyan, no? Ang una niya pong in-appoint ay si Vice President-elect, no, or the incoming Vice President Sara Duterte as part of the Department of Education, no? Tandaan po natin, no, ang Department of Education ay talagang napakalaking bureaucracy ito, no? Burokrasya. Ibig sabihin, marami po siyang imamanage. Hindi lang po yung education itself, pati yung mga tao, no? Ang laki po ng mga utang ng mga teachers, no? Okay? Kasi London po eh. Loan dito, loan doon, etc. Kaya po, ang hirap po. Dapat po talaga ay may isang mag-lead, no, sa Department of Education, not only to improve the educational system, but also to manage its people. Okay? Kaya alam, may plano naman po talaga si Vice President-elect, no? For the education sector. So maganda po talaga yan. Okay? So kudos to you, Vice President-elect Sara Duterte. Okay, next po natin ay si BSP Governor Benjamin Jokdo. No, tandaan po natin, talaga po itong magaling na tao ito, no? Starting, nag-undersecretary po yan kay panahon ni Cory Aquino. Nag-secretary po yan sa panahon ni ERAP. Okay, hindi po iniwanan si ERAP, ha? Maganda po yan. Hindi po niya iniwanan. Okay, tapos nag-ano po yan, nag-budget secretary po rin kay Pangulong Duterte. Tapos in-appoint bilang governor ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Okay, now, ngayon, babalik po siya. Ay, hindi po babalik, pero bago po sa kanya ito, ay sa Department of Finance naman. Okay? So yon, sabi nga niya doon sa recent interview niya, hindi naman po siya agad-agad magta-tax, no? Titignan po daw niya yung efficiency on how to collect taxes. Yan, excuse me. Okay, so magaling po yan, no? Talagang doctor, may doctorate po yan. Professor Emeritus po yan sa UP. Magaling po na tao yan. Okay? So, kudos to you. Next po natin ay si former MMDA chairperson Benjamin Abalos Jr. No? Dati rin po, ito po ay campaign manager po ni Bongbong Marcos. Campaign manager din po siya sa Metro Manila sa panahon na tumakbo si Bongbong Marcos. Magkakilala po to, magkaibigan po. No? In terms of local government naman, alam naman po niya yan dahil naging mayor din po yan ng Mandaluyong City. Okay? And Mandaluyong City is part of Metro Manila, naging MMDA chairperson, ay talagang gamay na gamay na yan. Abogado din po yan, no? So, in terms of Department of Interior or Local Government, magaling na choice po yan. Ito po si, ang next po natin ay si Congressman Jesus Crispin Remulla ng Cavite, na 7th District of Cavite. Wala po yung kalaban. Parang nga bumabalik po yung panahon ni Congressman Villar at that time.
si Mark Villar na inappoint ni Pangulong Duterte bilang DPWH Secretary. This time around, ina-appoint naman ni Pangulong Bongbong Marcos si Remulla bilang Justice Secretary. Okay? Kung umpisa nga po, akala po natin si Congressman Marcoleta ay ang tatalaga po doon sa Justice Secretary, Justice, no? Pero baka may magandang strategy na talagang ma-retain ni Congressman Marcoleta bilang Congressman sa Congress, no? Sa sagip party list, nanalo siya sa sagip party list para naman may magtatanggol kay Bongbong Marcos sa Kongreso if ever, okay? And pwede naman maging senior deputy speaker si Congressman Marcoleta. Okay, next po tayo. Okay, next po natin. Ito, isang rin pong magandang ano to, ha? Isa rin pong magandang choice ni Pangulong BBM, si former DOLE Secretary Bienvenido Laguesma, no? So, itatalaga po yan sa Department of Labor and Employment, no? Si Laguesma po ay naging DOLE Secretary sa panahon ni ERAP. Hindi rin po siya bumitaw kay ERAP, no? So, magaling po na tao yan, no? Talagang labor intensive. Sabi niya nga, wag na tayong mag-abroad, gagawa na lang tayo ng trabaho dito sa Pilipinas. Okay? Actually, sa Pilipinas naman, madiskarte ka lang. Talagang mabubuhay ka naman dito sa Pilipinas, eh, no? Mabuhay ka, former DOLE Secretary, no? Laguesma. Next po natin ay si Labor Undersecretary, former Labor Undersecretary Susan Ople. Akala nga po natin si Susan Ople ay doon sa Labor Secretary. Pero hindi po natin naisip na meron na po pala Department of Migrant Workers. Maganda rin po choice yan kasi po advocacy niya yan. Diba? Kasi yung sa OWA, no? Naging ano nga yun, Ople Center, Ople Building, no? Because of his father, no? Yung maganda rin po yan na choice. Alright. Ito naman po si former DPWH USEC, no? Manuel Bunoan. Si Bunoan po ngayon ay parang Chief Operating Officer ng SMC Tollways. Parang gano'n. So, ano pa rin? Involved pa rin po siya sa public works. Okay? Now, and highways, definitely. And then, ano rin po yan, no? All his life, engineer po ito, eh, no? Civil engineer yata ito. All his life, talagang tinutukan na niya. Parang almost all his life, na natutukan na niya ang DPWH. So, this is the right time for him to leave the DPWH. And magaling po na tao, no? So, panalo yan. Alright, next po natin ay ito. Isa pa po ito, no? Department of Trade and Industry, former UP President Alfredo Pascual, no? Magaling po yan na tao, no? I mean, talaga pong nice choice po talaga to si Alfredo Pascual, no? Ano pa yan? Partner po yan ng Go Negosyo, consultant, speaker, talaga pong magaling na tao. So, swerte-swerte po tayo sa mga appointees ni Pangulong BBM. Okay, next po natin. Ito. Si ano naman po, former NEDA Director General Arsenio Balisacan. Si Balisacan po ay nakapagtrabaho na rin, nagpartner na rin sila ni PBBM nung when he was a governor in Ilocos Norte. But aside from that, naging NEDA chairperson ito noong panahon naman ni Pangulong Noynoy Aquino. So talagang ano po yan, swerteng-swerte po tayo sa mga appointees ni Pangulong BBM. Next po natin ay si Attorney Vic Rodriguez, no? Isa sa mga early appointees ito, no? Si Attorney Vic Rodriguez, no? Silent person pero talagang Mr. Cool, no? So siya po magiging executive secretary ni Pangulong Bongbong Marcos, no? Talagang swerteng-swerte po tayo sa mga appointees ni Pangulong BBM. Kaya po yung mga pink lawan na yan, ano na po tayo? Magkaisa na po tayo, ha? Alisin niyo na po yung mga ano niyo, damdaming sama ng loob niyo, no? Talagang ano, no? Huwag na po kayong magmamata ng mga tao, huwag na po kayong magsasabi ng mga trolls, lalo na si meron isang columnist, hindi ko nasasabihin yung pangalan, no? Pero talagang ano, no? Pag ano, nakakanti sila, sasabihin trolls, no? Pero pag under favor, yung favor nila talaga, sasabihin nila ay talagang matinong tao. Hindi po ganun, kaya po kayo natalo, no? Definitely, midterm election, matatalo na naman kayo. Ha? 2028, matatalo na naman kayo kung hindi nyo po papalitan yung estratehiyan yung ganyan. No? Ay talaga pong mawawala na po kayo sa political system ng Pilipinas. Okay? Next mo natin si Attorney Trixie Cruz Angeles. No? Siya po ang PCO Chief or the Press Secretary, kumbaga. No? So hawak niya po ang PTV4. No?
ayan, mga sequestered companies na ano, na government. I mean, ano po siya, no? Magaling din po 'yan, no? DWIZ vlogger din po 'yan katulad natin. Ah, talagang ayan, mabuhay ka, no? Attorney Trixie Cruz Angeles, no? So 'yan. Kaya lang in the past ano daw siya, no? Hindi daw siya talaga Marcos believer, pero syempre, we have all the rights to change our minds. And syempre, I don't know, no? Pero 'yan. Now, ito po, yung next po natin ay si former Congressman Antonio Lagdameo, no? Si Antonio Lagdameo po ay asawa po yata, no? Don Solueta, I'm not sure, no? Paki-comment nga po diyan kung tama po tayo, no? Ayan. Ano po 'yan? Dating congressman po 'yan sa Davao Region or sa Mindanao area. Okay? Now, siya po ay magiging special assistant to the president. Yung parang office po ni Bongo, no? Kasi po, definitely, ano po yan, yung office po na yan ay talagang napaka-sensitive. And magkaibigan naman po itong mga to, magkababata, no? Magkakilala for the last 10 years. And yung mga bata pa si Kong Lagdameo, mas bata yata si Kong Lagdameo, eh, no? Kaysa kay Bongbong Marcos. Anyhow, magkakilala sila, alam na nila yung bawat style, no? Bawat galaw ng bawat isa. So, maganda rin pong choice ito, si former Congressman Antonio Lagdameo. Okay, and next po natin, last na po pala ito, ay magiging ano lang, interim lang ito yata, eh, no? Kasi ano, yung may, kasi si Governor Duck, no? Di ba, mag-assume siya, no? Ng June 30, no? So by July, ano yan, may natitira pang term, yata, no? Okay, so July. So, yung ano natin, kailangan magkaroon ng BSP governor. So, siya muna ang ano diyan sa Bangko Sentral ng Pilipinas governor. Dating NEDA chief din ito yata, ni-ERAP, parang if I'm not mistaken. Magaling po yan, ha? Dr. Felipe Midalia. Okay, so certain-certain po tayo, ha? Sa mga appointees niya. So, mag-comment po kayo diyan sa comment section kung talagang gusto niyo po ang appointees ni Pangulong Bongbong Marcos or may mga suggestions po kayo, baka naman po mapanood ni Pangulong Bongbong Marcos ang video na ito. No? Alright, hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo and God bless po.